Kayong involved sa mga pagpapatitulo ng mga lupa. Okay po. So, may inaanap po akong isa na alam ko maraming alam eh. Nasaan po si Ma'am Laren? Ma'am Laren? Nasaan ang Tita Laren? Eh, syempre, magsasalita rin si Sir Ernie dito. Oh, Sir Ernie, isa ata kayo sa batang-batang forester na pumasok dito noon. Parang hindi naman yata ako yung pinakamatanda. So, tingin ko meron pang mas matanda. Kasi nung ako dumating dito is BFD. Pero ilang months lang ay nagbalit na naging ng Senro and Penro. So simula noon, dating forestry lang na solid. Ngayon ay naging apat na, no? Nandiyan na Highlands, nandiyan na yung Paus. Oh, environment and mines. So, naging apat yung pananglihar. So, ngayon naman, eh, darating na yung ratlan. Mababago na naman yung ano. Pero, at least, changes lang ng mga personnel siguro matadagdagan. Iba naman ay mababawasan. So, yun ang mga changes na mga nangyari noon. Pero, yan lang ang inabot ko. May mas matanda pa sa akin. Yan lang po. Aray. Nako, mukhang magagalit po yung susunod na magsasalita sa inyo. Kasi mukhang mas marami, mas siya po yung nauna kaysa kay Sir Ernie. Na, some insight kung ano ba talaga ang naging simula ng DNR dito sa Occidental Mindoro. Here's another audiovisual presentation. Okay, babasahin ko po ang nilalaman. The Republic of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources, Region 4B, Mimaropa, Community Environment and Natural Resource Office, Mamburo, Occidental Mindoro, awards this plaque of certification, appreciation to Conrado A. Espejo Jr., DNR officer, in grateful recognition and sincere appreciation for your hard work and dedicated support and services to the organization for almost 4 decades. You are an inspiration to everyone for your kindness. Given this 22nd day of December 2014 at the DNR compound, Mamburo, Occidental Mindoro. Signed po ng lahat ng mga department heads ng ating organization. May we call on Mr. Celso B. Almasan and Senro Cesar Quebec to award this plaque of appreciation. Crystal, thank you. Bon, sino sa inyong dalawa ang babae?
Pareho. O sige, pareho na para walang away sa atin pong mga panauhin. Uunahin ko yung kanyang may bahay, si Marindyo. Pag makalimutan ko yung may bahay ko, awayin ako mamaya. Andyan din po aking mahal na may bahay. At yung may bahay ng lahat. Pag makalimutan ko rin. Siyempre, sa mga kasamahan ko naglilingkod sa DNR, sa mga sumusuporta sa DNR, sa family ng DNR. Magandang gabi po sa inyong lahat. Surprise po talaga yung ibinigay sa akin. At talagang ako'y natutuwa talaga. Kaya lang ako minsan, parang nalulungkot din. Alam niyo po kung bakit? Ang binibigyan ng tribute, di ba? Yung magre-retire na. Pinagre-retire niyo na ba ako? Pag pinag-retire nyo ako, wala nang ganitong Christmas party na maganda. Eh, pa ba alam? Na yung mga Christmas party nung hindi pa akong Penro, nung hindi pa akong Senro, ganitong oras, wala ka na makikita ng tao dyan, aso na lang. Tanongin nyo si Maren Norma, tumatawa siya. Ngayon, aabutin tayo dito ng madaling araw. Andito pa rin tayo lahat. Nasaan si Honey? Honey, ilan ang naka-register? Nakasama? Sa raffle? Number 3. 200? Nasaan ka? Naigit 200 yan. Hindi ko ba? Hindi magtatagal tayo dito. Yung mga may dala ng sombrero, lamang yan, tulad ni Pinsan Franco, parang hawayanong ilaw. Simula paa hanggang ulo. Nakaputi. Pero kanina may kinainggitan ng lahat. Nung makita si Forrester Kang, parang si ano yan eh, parang si Elvis Presley. Sabi ko, wala tayong magagawa dyan. Huwag kayong maingit dyan. Sapagkat yan ay manugang na nagpapaupa ng mga gown and dresses. Ganon? Di ba? Bert, nasaan ka? Oo, oh, kita nyo naman. Oo, oh, kayo na. Kayo na ang manugang. Kaya ko, di na ako naingit dyan. Eh, siyempre, may coach pa yan. Ano sa tabi? Ang aking inaanak na si Maribel. Kaya po ako nakaganito lagi, hindi ka nasisilaw ako doon eh. Patayin mo na kaya. Oy, pinatay na. Thank you. Yan. Para hindi naman masyadong ma-expose yung natitirang beauty ko. Sabi kanina ni Crystal, more than 30 years na ang DNR. 40? Hindi, ang DNR. Koreksyon, ang DNR na makailan lamang nag-exam ako sa Penro, ang DNR ay tinanong sa amin kung ilang taon na. 27 years pa lang. Yan yung Executive Order number 192, yung reorganization. 27 years pa lang tayo. Mas matanda ako sa DNR kasi eh mamaya tatanungin ko ito, hindi ko nasasabihin kung ilang taon na ako dito. 27 yung DNR. Pero nung unang panahon, nung ako grade 5 pa lang, magkukwento na ako kasi ako pinakamatanda eh. DANR noon, Department of Agriculture and Natural Resources. Nagpalit, naging DNR hanggat sa naging DENR. Tandaan mo yan, Forrester Francisco. Baka ibigay sa exam ninyo. Ha? Pati address ng DNR. Mamaya, bibigay ako ng premyo. Kung sino mga kasagot. Akalain nyo, ganong kadali ang exam. Doon sa madali. Tinanong kung saan matatagpuan yung DNR Central Office. Isipin ninyo na may nag-a-apply na Penro. Meron pang hindi nakasagot. Ganong kadali. Pero maraming mahihirap. Kaya, yung mga susunod na examen, mag-review na kayo. Ha?
Huwag kayong kakalakalapit sa akin pag nandun na kayo sa exam. At hindi na pwedeng bumulong doon. Alam niyo po, ang pinakamahalaga sa akin, lagi, yung ganitong pagkakataon. Yung samantalain ng pagkakataon na ito, na lahat kayong kasamaan ko sa DNR ay pasalamatan sa suporta ninyo sa aking administrasyon, sa ating trabaho. Muli, makikita natin na maganda na naman ang naging accomplishment ng DNR. Yan po ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyong lahat na sumusuporta. Hindi lamang kayo, kundi nais ko rin pasalamatan yung mga kapamilya natin, yung pamilya natin, na sila rin ang sumusuporta sa atin, sapagkat kung wala sila, siguro hindi natin narating ang ganitong accomplishment, hindi natin nakamtan. Yung mga kasamahan natin, mga people's organization, ang Rotary Club, kasama natin, tumutulong sa atin. Lahat ng mga kasamahan natin dito, wala pa yung iba. Siguro, na-traffic lang yung mga inibita natin sa inyo pong lahat. Maraming maraming salamat. At nais ko rin pong ipaabot sa inyo ang pagbati mula sa aking pamilya na isang maligayang Pasko at bagong taon. At sana maging maayos tayong lahat sa pagsilang ng ating Panginoon, meron din ang pagdating ng bagong taon. Ako po ay natutuwa sa deliderato ng ating chairman sa taong ito na si Forrester Almasan. Pakiramdam ko baga parang gustong-gusto niyang talbugan yung chairman noong nakaraang taon. Sapagkat alam naman natin, noong nakaraang taon, napakaganda rin talaga yung Christmas party natin noon. Kaya sa tingin ko, parang gustong ipakita na kayang talunin ito, pero mamaya pa natin malalaman kung tatalunin nga. Ang nawala sa atin ngayon, tanda-tanda ko yung Barako gay. Na napakaganda rin yun. Natutuwa ako doon. Kaya lang, siyempre, parang pagkain din naman yan. Parang fried chicken. Diba? Hindi na rin masarap. Kaya binago niya siguro. Walang barako kayo ngayon. Siguro next year, kung sino ilalagay natin. Alam niyo, napakahirap din talagang pumili ng magiging leader. Dahil hindi birong ano ito. Hindi birong trabaho ito. Maniwala kayo. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ko sa mga nagiging chairman. Kasi kami ni Senoro, wala na kami ginagawa. Kundi taga, inukonsulta na lang kami. Ganun na lang ang ginagawa namin. Yan naman ay parte ng programa ng DNR na ang mga mas bata sa amin ay inuhubog para maging leader. Sapagkat, hindi naman maaaring habang panahon nandito kami, ilang panahon wala na kami dito, dapat sila ang papalit. Ganon ang ginagawa namin dito sa DNR. Pagkakataon ng Manguno ang isang kasamahan, lalong-lalo na kung nakikita natin na may kakayanan talaga. Ngayon pala, nag-iisip na ulit kami ni Engineer Bebek, ni Sendro. Sino na kaya ang susunod? Siguro, maaaring mag-import kami sa ibang lugar. Maaaring sa San Jose, maaaring sa Blayan. Hindi naman ibig sabihin na wala nang marunong dito. Sa Senor Bambura o sa Pedro. Kung hindi, gusto rin namin ibigay sa iba. Ganon din yung aming cooperative na binabalita ko sa inyo. Isa raw ito sa mga cooperative
na hinahangaan sa buong Occidental Mindoro sa pamamalakad. Hindi man ito ang pinakamalaki, parang ito ang isang pinakamatatag. At natutuwa yung mga miyembro dahil sa February, ay ibibigay na naman yung mga dividendo. Pero yung iba, hindi natutuwa. Kasi, takuha na. Nailon na. Pero at least, kahit ganoon, ay takuha na din yun. Tata si Ben Rospejo. Okay, guys. Guys, nanatandaan yun. Sabi namin, mag-effort kayo na magdamit ng puti. Dress as parang panlaban na talaga. May nakikita ako, friend, na Elvis Presley dyan sa bandang sulo. Oh, ayun o. Nag-effort talaga. Kasi guys, dapat surprise ito, pero i-announce namin. Suot nyo lang yan kasi pipili tayo ng best dress, male and female employee for the night. Okay, so our judge will be our event organizer for tonight, Chad Richard Fuentes. Okay, so siya po yung mag-iikot. Pwede ka lang mag-ikot, Chad, habang... Kayo po ay aura lang, aura post-post lang tayo, Chad. Post-post lang tayo, Chad. Ipakita nyo, be proud kung anong so-post. Kasi umiikot po si Chad para tingnan kung sino ang best dress natin for tonight. Okay, so habang umiikot-ikot po si Chad dyan, naalala nyo po na nagkaroon tayo ng The Voice last year? Tandaan nyo po yun, sinong nanalo? Sino pong nanalo sa wala The Voice? Wala ako last year, kasi hindi ko alam. Wala pa rin po ako dito eh. Sino po? Si Ann daw. Si Ann, okay. Si Ann. So ngayon po, meron pa rin tayong The Voice. Hindi po namin inalis. Okay? Pero ibang klaseng The Voice po ang matutunghayan nyo. National level, guys. Yes. National. Napapanood nyo po ba yung The Voice sa ABS-CBN? Yes, yeah. Okay. So nandito po si Coach Leia. Joke lang.